Maaari mo na kaming iwanan ni Maria. Por favor. Grabe dati, no? Ganyan-ganyan lang. Tara na. Ay, naku, aliw-aliw ako talaga sa pilay. Tara ay isang traidor. Kaya ano pang iniintay ninyo? Ano ba yan? Ipadakit nyo na siya. Oh my gosh! Sa discipline. At... Morning, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is another day for us to react to Maria para Ibarra. Cliffhanger episode to, Friday episode, episode 65, if I'm not mistaken. And of course, bago ang lahat, meron tayong mga shoutouts na naman sa mga top comments natin yesterday. Dun sa mga hindi pa na-feature before sa channel ko, bigyan natin sila ng chance. First off is from Sharon Zambrano. Sabi niya, Elias was the alter ego of Ibarra. As lectured by my prof during college days, she was the dean of Pulsai department, by the way. Oh, wow, okay. Thanks for your input, Sharon. And next comment is from PJ Demira. Sabi niya, the contrast between Ibarra and Ilyas is so wide, but their love for the country made them unite. Correct? Yan. And actually, marami ang nakakalilate dun sa mga ideolohiya nila when it comes to how we love our country. Mayroon iba na gusto nila before. Aklas. Yung iba naman, gusto nila kagaya kay Rizal, kagaya kay Ibarra, na in a more systematic way, kumbaga, or parang mahinahon na pamamaraan. And last comment natin na feature is from Alicia Chapman. Sabi niya, I agree with your reactions, Nephi. Thanks for sharing this episode. Thank you so much as well. And of course, you're welcome naman. Kasi it's my pleasure naman to give my reaction videos para sa lahat na kagaya niyo na masugid na nanonood. And sana makarelate ka sa mga reactions ko dito. Ayan, I think we are so ready for episode 65. And ito yung episode bago mag-New Year. Kasi ngayon, papunta na tayo sa New Year's Eve. Let's go watch this episode 65. Ready, 1, 2, 3. Higit na lalo ako naniniwala ngayon na makakamtan ng bawat pamilya ng ating bayan ang katarungan kung hindi tayo papayag magpasakop sa mga Kastila. Ngunit hindi makukuha sa paghihimagsik ang pagbabagong hangad mo! Kung walang himagsikan, walang lalaya, walang liwanag na sisilayan ang bayan nito. Kailanman ay hindi ako sasali sa ganyang klaseng pagkilos. Dumarami ang inyong mga kaaway at tinitiyak ko, hindi sir titigil. Wawasakin kayo at papaslangin gaya ng aking mga kadugo, gaya ng iyong ama. Matutulad lang kayo sa kanila. Hindi ka pa nagtataka kung bakit sa iyak ng iyak doon siya'y dumating. Tila kakaiba ang kanyang kinikilos, hindi ba? Oo nga. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ang pag-usapan natin yung tungkol sa pamamanhikan bukas. Hayaan mo't kakausapin ko siya. May kailangan po kayong malaman tungkol kay Maria Clara. Nakasalubong ko po siya kanina, iyak ng iyak. Bakit raw? Bukas na bukas, pupuntahan ko po siya. Gagawin ko ang lahat para mapaamin siya. Donde están mis cartas? At sinong nagsabi sa'yo na pwede mong ipagkalat yun? Ano bang nilalaman nun kaya't kayo'y galit na galit? Kapag napasunayan ko na kahit na ako na nagtsatsagang maging kaibigan mo, ay sinasaksak mo pala sa likod, considera me ya tu peor enemigo. At yun lang ang dapat mong malaman. Panginoon ko, ipayan niyo ako sa aking gagawin pagpasya. Dapat ko umangiso ko ang mga liham na ito kapalit ng liham ng aking ina. At anong ginagawa mo rin? Dala ko po'y isang balita. Natutuloy na po ang kanilang kasal. Oh, maldisyon de Diyos! Galit na galit siya, no? Oh. Sabi ng acting niya. Talaga bang hindi mo ako titigilan? Maybe dahil naparito ako upang humingi ng tawad kung nauuyam ka na sa akin. Okay lang. Sa totoo lang, sanay naman ako. Naiirita na nga ako eh. Kasi patapos na tong nobelang to, buwisit ka pa rin. Sandali, ah. Nobela? Ikaw pala yung bagong napagsabihan ko nun, ano? Okay, here we go again. Kahit naman magpa-Juliet at Juliet ako nang sabi na kayo ay mga tauhan lang sa isang libro at ako'y napasok lang rito, kaya imposible akong magka-jowa.
Hindi ko na i-explain. Sayang lang ang laway ko. Mauna na ako. I have an important thing to attend to. Babu. Napaisip siya. Yan pa lang ang nagagawa mo. Pwede ba bilisan ninyo ang kupad-kupad mo? Ay! Tia, pasensya na ho kayo. Masyado hong mabilis ang mga pangyayari. Tira yata pinasasakit ko ngayong ulo. Wala kang kasalanan, Maria. Ayoko lang talaga na mapahiya ka sa inopyo mamaya. Kakausapin ko si Crisostomo. May mga bagay lang ako na ipagtatapat sa kanya. Ipagtatapat ang alin? Hindi mo maaaring sabihin ito. Katiyago, masasaktan siya eh. Makakasira ito sa kanya. Paumanhin ho, Dia. Ngunit sa amin na lang ho yun ni Crisostomo. Bahala ka. Bueno. Ang maigi siguro, ikaw ay maligo na at papahanda ko kay Andeng ang isusutin. Andeng! Doña Isabel, umalis po si Andeng kanina. Hindi ko po alam kung saan natungo. Ano? Eh ngayon pa siya mawawala gayong ang dami pa nating ginagawa. Madre mia. Ah, sige na, ano ginagawa mo dito? Pas! Ay, itong mga tao. Ano kay Saldi? Report? Indio! Ipatawag si Padre Damaso. Nais ko siyang makausap ngayon din. Ngunit ang Prile po ay ayaw pagambala. Ako po'y pinagsabihan kanina. Baka ako'y kagalitan kapag tinawag ko. Bueno, ako na ang kakausap kay Maria. Ahora mismo! Dami! Ako mismo tutungo kay Insek upang kunin ang mga materyales. Si. At may usapan na rin kami ng negosyante. Adios, senyor. Adios. Hindi kita inaasahan dito, amigo. Amigo, may nais lamang akong malaman ukol kay Binibininglay. Tila nahulog na yata ang iyong loob sa estrangherang pumasok sa ating buhay, amigo. Patid kong pansin mo rin na marami siyang sinasabing kung ano-ano na hindi natin maunawaan. Ngunit itong sinasabi niya na tayo raw ay tauhan lamang ng nobela. Nabanggit niya na rin sa akin yan noon. At ano ang buong sinabi niya? I came from the future, sir. Galing po ako sa taong 2022. At dahil sa... Ewan ko, magkukulam yata yung professor ko na yun. Siya ang nagdala sa akin sa mundong ito. Sa mundo ng No Limit Angere. Isang nobelang sinulat ng ating pambansang bayani. At kayo po, at si Maria Clara, ay mga karakter lamang sa nobelang yun. Since andito na rin ako, siguro karakter na rin ako. Yun po ang totoong kwento. Promise. Kaya't hindi ko alam kung nagbibiro lamang talaga si Binibini Clay o... Sadyang... Grabe yun kasi in-invalidate niya yung existence nila Ibarra, nila Maria Clara at pati si Fidel. So, kahit naman sino siguro parang hindi talaga maniniwala sa'yo kasi the mere fact na in-invalidate mo na nag-exist sila at sila yung mga tauhan ng sa nobela, baka pagalitan ka pa. Actually, puti nga hindi siya inano dito eh. So, kaya maintindihan natin bakit hindi sila naniniwala kay Clay. Sisiraan lang talaga siya ng katinoan. Kaya tinanggap ko na lamang na marahil ay ganun lang siguro talaga ang Binibini. Maraming sinasabing kalokohan. Kaya't kung maaari ay huwag mo na lang sigurong pansinin ang mga ibang bagay na namumutawi sa kanyang bibig. Bueno, tayo na. Kailangan ko pang maganda para sa pamamanhikan. Ganda ng mga suot nila talaga. Papansin ko. Every episode. Lahat ng kita, yan doon. Senyorita! Mahal na Cura! Ano ba kasi? Hindi ko po inaasahan ang inyong pagdating. Hindi mo pa ba ako papatuloyin?
Tia Isabel. Paumanhin po. Tayo na. Vamos ahora. Pag minamalas ka nga naman. Paano ko na makakausap niya si Maria Clara? Tia, sabihin niyo sa kura na ako'y masakit. At hindi pa ako akwandang harapin siya. Bakit ka nagkakaganyan? Parang takot na takot ka. Oh my gosh. Oo nga naman, Maria. Demonyo! Bakit ka naman natatakot sa iyong padre kumpisor? Tia Isabel, maaari mo na kaming iwanan ni Maria. Por favor. Grabe dati, no? Ganyan-ganyan lang. Nawa mo si Maria Clara. Wala siya malo. Si Sisa. Tignan nyo nga siya. Magsialis ka at mga baduan ko pa kayo dyan. Tara nga! Alang sisa si Fidel to. Alang sisa, ano't narito ka? Ikaw ba'y tumakas sa hospisyo? Isa. Dalawa mo akong mawihin sila sa mga demonyo. Tulungan mo ako. Tulungan mo. Parang sisa. Tulungan mo. Parang sisa, tumayo ko dyan. Parang sisa. Parang sisa, bakit ka tumakas? Hindi ka dapat tumakas sa ospisyo. Halika na't ibabalik ka sa... Ibabalik na kita sa bagamutan. Aling sisa, halika na. Ayoko na! Ayoko na! Tumayo ka na dyan! Ayoko na! Ayoko na! Tama na! Tama na! Aling sisa, halika na! Ayoko na! Grabe yung Andrea. Muchas gracias, tía. Muchas gracias. Lo siento, pa. Hindi pa ho ako handa makipag-usap sa inyo. Hindi pa ho ako nakapagpasya. At kailan ka naman hahantong sa isang desisyon, Maria? Kapag kasal na kayo ni Crisostomo? Paano niyo nalaman yan? Pinabalaan kita, Maria. Kapag wala pa sa akin ang mga liham ng iyong nobyo, pag sumapit ang dilim, mapipilitan akong gawin ang nararapat. Habang ikay nagpapakasaya sa inyong pamamanhikan, malalantad sa lahat ang baho ng iyong pamilya. Handa mo bang ipagpalit ang iyong mga ama para sa iyong nobyo? Kaya Maria,
Maria Clara, huwag mo nang protektahan si Crisostomo. Ngunit sinasabi ko nga sa inyo, Padre, walang ibang laman ang mga sulat na iyon kung hindi mga salita na pag-ibig ni Crisostomo. Hanggang alas 6 ng gabi. At kung hindi, ihanda mo ang iyong sarili sa parusa ng Diyos para sa iyong pamilya. Yung mga niya talaga yung daway siya mag-anong gracias. Marie. Mi Clarita. Imagine yung pag-torture sa pag-iisip niya ng panataran nito. Pinapapili siya sa magulang niya o sa loob. Senyorita? Sa totoo lang, senyorita, alalang-alala ko sa'yo mula nung huli tayong magkita. Kaya pinilit ko talagang puntahan ka. Kamusta ka ba? Ito kaya. Kung nalulunod ang iyong nobyo at ang iyong pamilya, sinong yung una ililigtas? Ang iyong nobyo? Ang iyong pamilya? Hirap naman ang tanong na yan. Baka kahit si Nephi at Catriona, mahirapan dyan eh. Nag-joke pa talaga si Clara. Siyempre, uunahin ko pamilya ko. Dahil ang pamilya, iisa lang yan. Ngayon din ang aking maging kasagutan. Pangiligtas ang aking pamilya. Yun ba ang problema mo? Pakisabi mo na lamang kay Crisostomo na huwag na muna tumuloy sa pamamanhikan. Wala akong mukhang maiharap sa kanya. Ano? Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba kasi talaga mo? Basta sabi mo sa kanya na mahal ko siya. Kailangan ko lang iligtas sa akin. Masasabi mo sa kanya sana mapatawad niya ako. Mapatawad saan? Senyorita, nininervyos ako sa'yo. Ano ba talagang nangyayari? Sige na. Umalis ka na, Clay. Masasabi mo sa kanya lahat ng mga ito. Senyorita naman. Kaibigan tayo, di ba? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung anong problema mo? Tutulungan kita. Wala ka pa itutulong, Lay. Kaya sige na, umulis ka lang ako. May makita pa sa'yo. Salamat. Grabe yung desperation kay Maria Clara no, na kahit yung matalik ng kaibigan. Feel niya hindi siya matutulungan. Ramdam ko yung desperation niya dito. Grabe. Thank you.
ito'y magdadala ng isang malaking iskandalo kay Kapitan Tiago at inyong buong pamilya. Hindi mo maaaring sabihin ito, Tiago. Sisira ang lahat ng pinaghirapan namin. Naintindihan mo ba, anak? Sa gusto mo ng ninong mo o sa hindi, ipagtitibay natin ang pinagkasundo ng ating ama. At sa lalong madaling panahon, iahanda ko na ang pamamanhikan ko. Sinabi ba sa inyo ni Maria Clara ang dahilan kung bakit ayaw niya nang ituloy ang pamamanhikan? Yun nga po eh. Hindi niya po pinaliwanag. Basta parang kailangan niya raw munang iligtas ang kanyang pamilya. Parang ganun. Hindi ko po naintindihan yung dahilan eh. Sir, hindi kaya tinakot at pinagbawalan na naman siya ni Padre Damaso na tanggapin ka at ituloy ang kasal niyo? Nangako ka sa akin na hindi mawawaglit sa yung tabi ang ating pag-ibig, pati na rin ang rosaryong yan. Kitad naman ang kwento ng mga bidang to. Wait, sir. Sama ko. Fidel! Talaga ba 24/7 kang nakabuntot sa akin? May mahalaga kayong dapat malaman. Ito kasi Aling Sisa. Mukhang nakataka siya sa ospisyo at naitanikala pa sa kanyang binto. Si Ate Sisa? Oo. Ano nangyari sa kanya? Bakit hindi mo pa sinama? Sinubukan ko. Ngunit, bigyan na lang siya tumakbo. Kailangan mahanap natin siya. Ngunit kailangan ko rin makausap si Maria Clara sa lalong madaling panahon. Sige sir, wag na po kayo mag-alala. Ako na pong bahala maghanap kay Ate Sisa. Mag-focus ka na lang muna kay Maria Clara. Sasamahan ko si Pilibintayan. Mabuti kung gayon. Pimi naman. Pero, fine. Baka naman hindi ko rin kayanin pag nagpumigla si Ate Sisa. Sir Ibarra, mag-iingat po kayo. Good luck po sa pag-uusap ni Maria Clara. Balitaan mo lamang ako, Fidel, kung ano man. Yes. Yung smile niya. Tinitingin-tingin mo dyan. Tara na. Ay, naku, maliw-naliw ako talaga sa pilay. Uy! Pababalance yun talaga. Ibigyan niyo yung sulat. Dala niyo yung sulat, oh. Handeng, maiwan mo muna kami. Ang liham ng aking ina. Buena niña, Maria. Buena niña. Smirk pa talaga yung mukha ng demonyo ng animal na to.
Ang gigil ko, grabe. Bakit may parol na? Siyempre na, binibining Clay. Kaya natin na kung ano bang misyon ko dito nang makauwi na. Binibining Clay, saan ka naman uuwi? Sa ibang panahon ba? Oy, sisa! Arine, umakyat ka rito at narito ang mga anak mo. Magkanta ikaw. Kantar. Na-try siya na mi amor. Yung pinagkalong ko sa kurang iyong mga liham. Perdona mi, mi amor. Perdona mi. Mabuhay ang himagsikas naman sa Espanya! Oh my gosh! Ay, nating supremo, si Crisostomo Ibarra! Mabuhay! Nakikusok ka, sabi mo, sir. Si Ibarra ay isang traidor. Kaya ano pang iniintay ninyo? Ano ba yan? Ipadakit nyo na siya. Oh my gosh! Ibarra at ipakulong. Kailan mo ba pangalan na nakasulat? Oh, grabe! Nakalagdang dito. Siya ang lolo na aking ama. Si Don Pedro. Sumi. Ayaw na lang naman. Grabe yung mga ganon. Oh my gosh! Ito yung legit na cliffhanger. Let's go 2023! Let's go! Ang galing! Grabe yung mga ganon. Shucks! Oh my gosh. Guys, pasensya na. Medyo nagmura ako dun sa last part kay Salvi. Kasi sobrang nanigigil ako sa karakter na Salvi na yan. Alam mo yung demonyo si ano eh, si Damaso. Pero yung Salvi, ibang level. Salvi, sinasabi ko sa'yo, pag naharap namin yung portal talaga, kuyog talaga ng abutin mo sa amin yung sunny side up mo. Repas ka namin talaga, sinasabi ko sa'yo. Ayan guys, maraming salamat for watching this with me. That was the cliffhanger episode sa pagtatapos ng year 2022. Ang galing ng buo ng MCI. Sobrang grabe ang mga ganap dito. Ang galing ng mga acting ng mga actors dito. And maraming salamat sa GMA for this very informative, very educational na teleserye na marami tayong nakukuha, diba? So ayan, maraming salamat ulit. Shoutout sa mga OFW, sa ating mga friends dyan na palaging nanonood. And of course, sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na nanonood din palagi. Maraming salamat. And see you all next year sa mga susunod pang mga episodes ng MCI. Maraming salamat. Thank you very much. Happy New Year sa lahat. And see you again in my next video. Bye!